Alam mo yung nakakatakot sa panahon ngayon, yung mga taong pa-play victim. Paano nangyari to? Dito pumapasok yung sumbungan. Ngayon, yung pa-victim nagsumbong na may ginawang gantong mali, si letter A. Mare si A to ah. Nagsumbong si B na may ginawang mali si A, dito kay B. Ngayon, si leader naniwala dito. Ngayon, ang ginagawa niya, pinaparusahan niya to. Mali po yun. Bago tayo umaksyon sa mga leader, try mo tanungin itong taong ito kung bakit nangyari yun. Ngayon, siyempre maniniwala si leader. Tanungin niya rin itong niksumbungan, si letter A. Ngayon ang mangyayari, mabubuo yung kwento sa utak niya. Pag nabuo, siyempre maguguluhan. Bakit ang gulo? Alam mo magandang solusyon? Tawagin mo si A at si B, pagharapin mo at kausapin mo. Mas mabubuo yung kwento at malalaman mo kung sino yung sinungaling. Ngayon, kung sino man ang hindi sumasang-ayon sa idea ko, ibig sabihin, guilty ka. Pero kung sumasangayon ka, ibig sabihin, wala kang tinatagong masama. Di ba? Alam nyo kasi yung nakakatakot. Pwede ang nangyayari pala itong si B. Kinagawa niya lang yung mga bagay na yun. Sumbong siya ng sumbong para pabagsakin siya. Hindi lang pala siya, kasama ka, si leader. Tapos di mo alam si A, kinagawa ang lahat para umangat kayong lahat. Kaya bago tayo mangusga, alamin natin pagharapin lahat. Kaya yun ang masasabi ko. Play safe.